Portela sa landfill. Ano nga ba ang plano ng lokal na pamahalaan para sa kanila? At ano pa mga questionable aspeto ng natural proyekto? So part 2 ng ating KSP, Kabayan Special Patrol. Ayon kay OIC Regional Director Ruben Bastero, iba ang mga ulat na nakakarating sa kanya mula kay Karen Ignacio. Eh sabi naman niya, yun ay yung mga benefits hinihingi ng ating mga kapatid na katutubo kung yung proyekto na yan ay matutuloy. Sabi nila na mga bagayan, ang NCIP mismo ay sinabing sila ay dapat lumipat hanggang katapusan na lang nitong April. Tama ko ba yun? Well, hindi ko po alam ano yung ganung mga salita ng NCIP kasi hindi naman ako physically present doon sa pagpupulong nila ng ginagawa ba yun. Pero nasa plano na ng LGU na magkaroon ng relocation site ang mga mangyan kapag ginagawa na ang sanitary landfill. Sa bawat isang mangyan, isang pamilya, magkakaroon nga ng more or less 50 square meters. As the number of yung yero, ma-identify po natin na 12 or 24. Ano po pinakatinding niya? Kahoy po siya. Yung mga populumber, yung po lahat ng natitirang lugar doon, pwede po rin nilang sakay. Pinuntahan din ang grupo ng KSP ang sinasabing paglilipatan sa mga mangyan at isang hukay pa lamang ang aming nakita at lumalabas na hindi ito 50 square meter. 7 meters po lang kada bahagyo. Ano yung bibilisan niyo? Materials po, 10 yero po. 10 yero? At yun daw po yung gamitin gamit ay yung katawan ng yero. Sa kokolaber? Opo. Taong 2012 nang umpisahan ang mahigit sa 19 milyong pisong road project na magbibigay daan para sa mga truck ng basura papunta sa sanitary landfill. Abot sa halos 4 na kilometro ang layo ng highway papunta sa gagawing landfill, pero ang matarik na sementadong daan ay wala pang 1 kilometro. Nakuha ba niyo gano'ng katarik? Parang 38 degrees. Economically, masyado mahal ang pagdala ng basura dito. Lahat ang gagamitin ay 4x4, hindi pwede yung report. Hindi pwede. Ang abot lamang po ng pera na nakasama po doon sa programa, ay gano'n lamang po yung haba. Pero, syempre po, patuloy pa rin po yung pagsisikap natin na makahanap pa rin po ng pamamaraan kung paano pa rin po natin talaga makufuli yung paint yun po. So, mangungutang ulit kayo or kasama doon sa inutan yung una? Hindi naman po. Pangit. Nagpagawa na rin ang isang tulay na may 5 culvert rings at dito magsisimula ang mismong yung sanitary landfill. Dahil sa ginawang tulay, humina na ang daloy ng ilog na siyang pinagkukunan ng tubig na mga mangyang iraya. Ang tubig ay nagtutuloy naman sa Tamaraw Falls na dinatayo ng mga turista dahil sa kanyang angking ganda. Kaya po ang aming buong tulan dahil mahal tanto ang Tamaraw Falls. Itong tubig na ito, diretso sa Tamaraw Falls. Opo. Eh, itong daan, parang sinara nila yung daan na ng tubig. Ayun, gaya po nangyari. Ang possibility na yung katas ng basura ay maaaring makabot dito. Baka pag lumakas ng ulan, pag basura, sumami. Lumalakas pa po yan. Pag umuulan, malakas. Pagka ng mga hindi nabubulok na basura, hindi napapakinabang ang basura, yun lamang po ang dadalhin doon sa ating landfill. At isisiguraduhin po natin na hindi po yun magkocontaminate ng any body of water. Nagkakaisa ang mga mangyang iraya sa pagtutol sa sanitary landfill project ng lokal na pamahalaan ng Puerto Galera. Ang lupang kanila nang kinalakihan, inalagaan at pinagkukunan ng kabuhayan ay hindi nila basta-basta ibibigay. Ito ay nananawagan sa ating mahal na Pangulo. Kami pong mga katutubo ay tulungan po dito sa aming pagbayanan ng Lapantay. Sinasabi po ng mga Tagalog na kanila daw pong lupa ito. Samantalang hindi po namin sila nakikita, kung hindi ngayon lamang po sila dumating. Hindi po ka talaga kami papayag na nilitigan po kami. Huwag naman dito. Dahil ito ang aming lupang inuno, ano man po aming kasadlakan, ay talaga pang pabilian sa ito. At sa binigay po na Environmental Compliance Certificate o ECC sa lokal na pamahalaan ng Puerto Galera, ni hindi ito ay hindi isang permit kundi ang malinaw, planning tool lamang. Nakapalot dito ang 25 kondisyon at 4 na pagbabawal na hindi
palubos na nasusunod po ng local government units. At ayon sa NCIP, bukas daw ay nakatakdang i-relocate ang mga bangyang Iraya. Pero ayon sa mga bangyang Iraya, hindi sila aalis sa kanilang lupaing ninuno.